Ito na po ang panglabing isang video natin para sa ating tinatalakay tungkol sa Banal na Espiritu. Para sa semester na ito ay labing dalawang video lamang po ang ating magagamit. Na kung titingnan po ninyo, ang inyong mga module ay marami pa po tayong kailangan tatalakayin sa mga susunod. Nawa ay nakita nyo kung gaano kahalaga ang bagay na ito. Nakilala nyo ang Banal na Espiritu, kung ano ang kanyang pinapapilan para sa atin sa kasalukuyan. At ako'y naniniwala na marami pa po tayong dapat maunawaan tungkol sa kanya. Ayaw po nating makaligtaan isang bagay na ito, the Holy Spirit perform divine works. Ito po ay para madagdagan pa ang ating kaunawaan sa kanya tungkol sa kanyang pagiging Diyos. Ang titingnan po natin dito ay hindi po katulad nung una na yung kabuuan ng kanyang mga ginagawa. Sa pagkakataong ito ay titingnan lamang po natin kung ano ang kanyang ginagawa bilang persona ng Diyos. At ang pamamaraan na ginagawa ko ay tinitingnan natin kung sino ang Banal na Espiritu. Ito nga po yung tungkol sa kanyang mga divine works. Paano tayo naapektuhan nito o kaya ay ano ang benepisyo nito para sa atin? Sapagkat ako'y naniniwala na bawat kalalagayan ng Banal na Espiritu na ipinapakita ng Biblia ay meron po itong kaugnayan sa atin at karamihan po ay para sa ating pakinabang o benepisyo. Kalimitan din po sa aking napapansin na kapag meron tayong benepisyo sa kanya, ay sigurado rin namang meron tayong responsibilidad na dapat tuparin. At yun po ay isang napakahalagang bagay para sa atin. Hayaan po natin na kung maulit man ang mga ilan sa mga tinalakay natin, ay ganoon naman po talaga. Pero ito po ay tungkol sa kanyang pagka-Diyos, kung ano ang kanyang mga ginawa o ginagawa para sa atin. Napag-usapan natin ang tungkol sa unang ito, ito ay tungkol sa kanyang bahagi sa paglalang. He creates. He was part of the creation of everything in this universe. At bilang patunay po sa mga talata, sa Job 33:4, ganito po ang sabi, "The Spirit of God has made me. The breath of the Almighty gives me life." Yan po ay pag-uusap ni Elihu o ni Elihu na kinasangkapan ng Diyos para pagsabihan ang mga magkakaibigan kasama na po si Job. Na kung oobserbahan po natin ang taong ito, siya po ay may karunungan mula sa Diyos. Sa awit 104, talatang 30, "When you send your spirit, they were created and renew the face of the ground." Nabanggit ko na ito sa mga nakaraan na ang Ama ang nagsasalita. Kalaunan ay malalaman natin na yung salita na yon ay siya rin ang anak ng magkatawang tao. Pero ang trabaho ng Banal na Espiritu ay siya po ang tagapagpaganap sa lahat ng sinasabi ng Ama. Tinawag ko nga po siyang executioner. Na sa kanyang paglalalang ay mula sa mga walang bagay o sa mga bagay na wala ay gumagawa siya upang magkaroon. Maalala ko yung sinabi ng Hebreo 11:3, "By faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made from something that is visible." Na doon ay sinasabi niya na mula sa kawalan, out of nothing, ay kapag ka nagsalita ang Diyos at sa execution ng Banal na Espiritu ay nagkakaroon ng mga bagay-bagay. Kalaunan, nung dumating ang anak ng Diyos, ay sinasabi niya sa mga tao na sampalatayanan ang Diyos. Ilan sa mga sinabi niya ay yung "nothing is impossible to him who believes." Kalimitan ay sinasabi niya ito sa mga pagkakataon na kung saan ay iyong sirkumstansya. Kapag para sa natural na tao ay tila walang mangyayari, pero sa pamamagitan ng pagtitiwala o pananampalataya sa Diyos ay nagaganap o nangyayari ang mga bagay. Ngayon ay alam natin na ang gumagawa ng mga ito ay ang Banal na Espiritu. At yan po ang encouragement ni Apostol Pablo sa kanyang salita na sinabi niya sa aklat ng Korinto, "We live by faith, not by sight." Pwede tayong dayain ang ating mga nakikita, subalit kapag sumampalataya tayo na kahit wala pong kapag-apag-asa,
tila walang mangyayari kapag tayo ay naniwala o sumampalataya na ito ay maganap sa kalooban ng Ama at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang lahat ng ito ay prinobayad na para sa atin ang ating Panginoong Kristo. Sinasabi ko ito, mga kapatid, upang sa ngayon ay magkaroon tayo ng pagtitiwala sa ating Diyos na hindi lamang doon sa ating mga nakikita ang basehan ng ating pag-asa. Kalimitan ay nadadaya tayo ng mga ganitong sitwasyon at yan ay nagpapakita na tayo ay nabubuhay pa sang-ayon sa ating mga senses. Kung mapapansin po ninyo sa aking pagsasalita ay talagang involved po ang tatlong ito, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu sa paglalang sa lahat ng bagay. At ang mga bagay na ito ay applicable hindi lamang po sa nakaraan kundi sa ating kalalagayan sa kasalukuyan o sa mga magiging kalalagayan natin sa hinaharap. Magkaroon nawa tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Ang pangalawa is that He gives life. Ang Banal na Espiritu, alam natin ang Ama ay nagbibigay ng buhay. Sinabi po yan sa John 5:21. Pakinggan po ninyo. For just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son gives life to whom He is pleased to give it. Diyan po sa talatang yan ay hindi binabanggit na kasama ang Banal na Espiritu. Pero dahil naunawaan na po natin na siya yung tagapagpaganap sa nais ng Ama at sa resulta ng pagsasakripisyo ng Panginoong Jesucristo, ay alam natin na siya po ang nagbibigay buhay. Tulad halimbawa ng katawan ng Panginoon nang siya ay muling mabuhay. He was quickened by the Holy Spirit, but it is the will of the Father. John 6:63. The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of Spirit and life. Sa bagay na ito, ang Panginoon po ang nagsasalita. Siya ang nagsasabi na ang Banal na Espiritu ay nagbibigay buhay. At kung papansinin ninyo, doon sa John 5:21, ang binabanggit ng Panginoon na nagbibigay ng buhay ay ang Ama at ang Anak o siya. Kalaunan, ang sinasabi niya rito ay ang Banal na Espiritu naman ang nagbibigay buhay. Balikan po natin sa Genesis chapter 2 verse 7, nang lalangin ng Diyos ang tao. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living being. Obserbahan po natin na dito mula sa piraso ng lupang ito, nang hingahan ito ng Diyos ng kanyang hininga, ay nagkaroon ng buhay. Yung hininga ng Diyos na yon ay makikita natin kalaunan sa ating pag-aanalisa o mga ilang talata sa Biblia na yon ay Espiritu ng Diyos. Kung kaya't makikita natin na mula sa walang kabuhay-buhay, walang kapag-apag-asa, ay kaya pong magbigay ng buhay ng Diyos. Sa Ezekiel 37:14, I will put my spirit in you, and you will live. I will settle you in your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken, and I have done it, declares the Lord. Ito po ay sinabi ng Diyos mula sa lumang tipan. At ito ay tungkol sa mga Israelita. Kung titingnan po natin ang sinabing ito ng Panginoon, hindi po ito tumutukoy doon sa mga naunang pagbabalik ng Israel sa kanilang lupain. Ako ay naniniwala na ito ay yung panahon na sila ay nangalat pagkatapos ng Panginoong Jesucristo. Nangalat sila dahil sa kanilang pagtanggi na tanggapin ang Mesiyas. Ngunit nangako ang Diyos na sila'y ibabalik sa kanilang lupain pagdating ng panahon. Na alam natin na nangyari po yan noong 1948 na naging bansa muli ang Israel. Pero kung titingnan po ninyo, ay makikita nyo na ang sinabi ng Diyos sa kanila, I will put my spirit in you. Alam natin na sa Old Covenant, ang Banal na Espiritu po ay kasakasama lamang nila. He is with them but not in them. At ang sinabi ng Panginoon sa John 14:17,
He is with you, but will be in you. Kaya ako sinasabi na yan ay natupad lamang pagkatapos na ang Panginoong Jesucristo ay umakyat sa langit at bumaba ang banal na Espiritu. Pakinggan po ninyo ito, maigi mga kapatid. Sa panahon ng Panginoon ay meron po mga Hudyo na sumampalataya. Sa Aklat ng Gawa, Kabanata 2, ang Iglesia ay nagpasimula nang bumaba sa kanila ang banal na Espiritu o kaya ay ipinanganak diyan yung sinabi ng Panginoon, "Upon this rock I will build my church." The church was born in 33 AD when the Holy Spirit descended to the church. Kaya lang ay karamihan sa mga Hudyo ay nangalak pagkatapos ng 70 AD. Pero kung titingnan natin itong nasa Ezekiel na ito, ang tinutukoy ng Diyos ay yung mga patay. They were the dry bones. They were dry because there was no life in them. At sila'y magkakaroon lamang ng buhay kapag ka bumalik sa kanila o pumasok sa kanila ang banal na Espiritu. Kaya nga po sinasabi ko na ito yung panahon na kung saan ay pagbabalik na ng mga Hudyo sa kanilang lupain. Para po makita ninyo kung totoo o hindi, ay tingnan po ninyo ang konteksto. Isama po ninyo ang chapter 36. Bakit ko po nililinaw ang mga bagay na ito, mga kapatid? Sapagkat bilang mga estudyante ng TBTI ay pinapakita ko sa inyo na nagbibigay ako ng interpretation base sa konteksto. Gusto ko po makita nyo ito. Yung mga binabanggit sa chapter 36 at saka bandang huli ng chapter 37 ng Ezekiel, yan po ay makikita natin sa kasalukuyan kung ano ang nangyayari sa Israel, kung kaano kaganda ang kanilang lupain, kung paano sila pinoproteksyonan ng Diyos. At siyempre po ay ang pagkaloob ng Diyos sa mga Hudyong sumasampalataya. At yun po ang isang bagay na napakalaga para sa mga Hudyo. Sa Roma 8:2 at saka sa 10. Romans 8:2 and 10. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. Sa sulat na ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma ay makikita po ninyo na ipinapakita niya ang kaibahan ng buhay ng nasa ilalim ng kautusan. Na kahit mababa ang antas ng mga batas ni Moises ay hindi po kaya ng tao. Subalit sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa mga batas naman ni Kristo, ay nakakaya ng tuparin nito o gampanan nito ng mga mananampalataya. Diretsahin ko pong sabihin sa inyo na ang taong pasaway ay hindi po buhay ang tingin ng Diyos dyan. Patay po ang tingin ng Diyos dyan. At yan po ang tinutukoy ng sulat na ito ni Apostol Pablo para sa mga taga-Roma. Nawa po ay naunawa ninyo ang bagay na yan. Na ang tinutukoy ni Apostol Pablo na pagkakaroon ng buhay ay ang pagliligtas niya sa atin sa pagkamakasalanan. Hindi lamang po yung ating nakaraan, kundi sa ating mga pamumuhay sa kasalukuyan. Sinabi pa sa 2 Corinto 3:6, He has made us competent as ministers of a new covenant. For the letter kills, but the Spirit gives life. Malinaw po na sinasabi niya na ang Espiritu ay nagbibigay buhay, pero ang ipinapakita ko po sa inyo dyan ay ang kaibahan ng nabubuhay sa ilalim ng kautusan at ang nabubuhay sa ilalim ng biyaya ng Diyos o kaya ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. So kapag ka binuupo natin ang pagbibigay buhay ng banal na Espiritu, ay makikita natin na sa lahat ng bagay na nangangailangan na maging buhay sa mata ng Diyos, ay kaya niyang bigyan ng buhay. Mula sa piraso ng lupa, binigyan niya ito ng buhay. At alam natin na maging mga patay na katawan ay kaya niya itong bigyan ng buhay. Para sa Israel ay sa kabuha ng kanilang bansa ay kaya niyang bigyan ng buhay. Ganyan din naman sa iglesyang patay ay kaya niyang bigyan
ng buhay. Pero higit sa lahat, mga kapatid, ay sana makita natin ito sa ating personal na buhay para magkaroon tayo ng buhay na spiritual life. Baka po tanungin ninyo ako, Pastor, ano po ang ibig sabihin ng buhay na spiritual life? Yan po ay pamumuhay na may kapangyarihan laban sa kasalanan at kapangyarihan na sumunod sa mga batas ni Kristo. Pag yan po ay nagawa natin, ay makikita natin yung nasa Hebreo 1:9, na sa buhay ng Panginoon ay mahal niya ang katuwiran at galit siya sa kasalanan. At yun po ang ibig sabihin ng buhay na spiritual life. So kung wala tayo noon, ay masasabi po natin na patay ang ating spiritual life. Wala tayong pagsunod, therefore hindi tayo nakakagawa ng kalooban ng Diyos, hindi tayo nakakapaglingkod ng tama, at wala tayong pagkamuhi sa hindi tama. Yan po ay dead spiritual life. Sa ating pong pangatlo, He moved and guided the writers of the Scriptures. He moved and guided the writers of the Scriptures. Sa ikalawang Pedro 1:20-21, Above all, you must understand that no prophecy of the Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Ulitin ko po yung bahaging yon. Though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So, ang itinuturo po natin tungkol sa pagbuo sa banal na kasulatan. Nasa kabuuan ng Biblia ay naisulat ito sa loob ng 1,600 years. Iba-ibang uri ng tao, may propeta, may magsasaka, may pastor, may hari, may mga saserdote, at kung ano-ano pa. Sila ay nabuhay sa magkakaiba o nababagong kultura. Subalit makita natin ang pagkakaisa ng kanilang sinulat. At ang bagay na yan, mga kapatid, ay hindi po pwedeng gawin ng tao. Gaano man kagaling ang tao ay hindi po niya magagawa kung paano po ang Biblia ay naisulat. Ang mga ilan dyan ay nagsasalita na hindi nila nalalaman na isang araw ito pala ay kasama sa Biblia. Yun lamang katuparan ng mga nakahula rito. Ay tanda po ito na walang hanggang kapangyarihan at karunungan ng banal na Espiritu. Sabi po rito sa John 16:12-13, I have much more to say to you, more than what you can bear. But when He, the Spirit of Truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own, He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Sa panahong ito na ipinapangako ng Panginoon ang Banal na Espiritu sa kanyang mga alagad na siyang darating sa kanila, ay siya ang magigiya sa kanila sa lahat ng katotohanan. Kaya kung isipin po natin ang mga taong ito, katulad halimbawa ni na Pedro, Juan, na tinuturing ng sanlibutan na mal-educated o kaya ay kulang sa pinag-aralan, na kung titignan natin ang kanilang mga sinulat, bagamat hindi po kasing sophisticated ng pagkasulat ng mga sinulat ng doktor na si Lucas, ay nandun pa rin ang mga kagandahan ng kanilang mga aklat na ginawa. So imagine natin ang mga simpleng taong ito, naging kasangkapan sila ng Diyos, sapagkat wala man silang karunungan, ay ang nag-guide sa kanila at ang nagtuturo sa kanila ng kanilang mga gagawin ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Hindi po natin alam kung saan ang aabuti ng ating mga module, mga kapatid. Kung ito ay kalooban ng Diyos, ay aabot ito sa hangganan na kung saan ay maraming makikinabang na mga Kristiyano. Hindi natin alam. Ayaw nating magmalaki sa bagay na yan. Ang tanging hukom natin ay ang Diyos tungkol sa mga bagay na ito. Nasasabi lang natin na talagang totoo ito sapagkat na ipapakita mula sa banal na kasulatan. At nawa nga po ay maging kapakipakinabang ito sa matagal na panahon kundi sa hangganan ng mundong ito. Mayroon pa po ang karagdagan ng bagay na ito.
sa Isaiah 34:16. Look into the scroll of the Lord and read. None of this will be missing. Not one will lack her mate. For it is the mouth that has given order, and His Spirit will gather them together. Mula po sa bibig ng propetang ito ay makikita natin na sinasabi niya na ang banal na kasulatan ay nandiyan po ang kasama nito, yung mate, parang asawa nito, na anong ibig sabihin? Na bawat bagay na meron pong mga questionable na kailangan maunawaan ng tao, nandiyan po sa loob ng Biblia ang paniwanag. And that is the wisdom of the Holy Spirit. Kaya nga, sabi ko kanina, na tila paulit-ulit ang mga ito, pero iba-ibang aspeto po ang nakikita natin. Minsan ay ginagamit natin ito sa isang bagay, at kalaunan ay magagamit na naman pala natin sa ibang aspeto naman. Kaya kung makikita natin, ang paliwanag ng Biblia ay nasa Biblia. At yan po ay nagpapakita ng karunungan ng Banal na Espiritu. Pero ang sinasabi po rito sa talatang ito ay ang Banal na Espiritu pa rin ang may kagagawan kung ano ang mga isinama sa aklat na ito. Alam natin na marami pa rin mga naisulat ng mga Kristiyano na hanggang ngayon ay meron pang mga nahuhukay na mga sinulat ng mga naunang Kristiyano na sinasabi nila na bahagi ng Biblia. Pero ako'y naniniwala, kung ano ang hawak natin ngayon, ay yan ay nasa patnubay, nasa gabay ng Banal na Espiritu, na yan ay kumpleto, lalo't lalo higit sa ikaliligtas ng tao, sa pamumuhay sa kalooban ng Diyos, at kung ano ang nais ng Diyos para sa mga mananampalataya. Nandiyan na po lahat. Wala na tayong hahanapin pa. At yan ay dapat nating pagpasalamat sa Banal na Espiritu. Basahin ko po ang nasa aklat ng 1 Corinto 2:12-14. What we have received is not the spirit of the world, but the spirit who is from God, so that we may understand what has already given us. This is what we speak, not in words taught by human wisdom, but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with spiritual words. The person without the Spirit does not accept the things that comes from the Spirit of God, but consider them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Maganda po itong talatang ito, pero nakakatakot po na sinasabi rito ni Apostol Pablo na ang banal na kasulatan ay maunawaan lang din sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Na siyang tumutulong sa atin, na siyang nasa sa atin. Yun nga po ang dahilan, kaya ako sinasabi na nakakatakot ay dahil kapag ka hindi mo naunawaan ang Biblia, ay tanungin mo ang iyong sarili. Nawa nga po ay ang dahilan ay dahil ikaw ay bata pa sa pananampalataya. O kaya ay pangalawang dahilan ay naging pabaya ka lamang sa nakaraan na hindi mo na dapat gagawin sa kapanahonang ito na naunawaan mo na kaya mo palang unawain ang salita ng Diyos. At yan ay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Yun nga marahil ang dahilan, kaya mga simpleng tao lamang po ang kinasangkapan ng Diyos para maisulat ang banal na kasulatan. So sa kabuuan po nito, mga kapatid, ay makikita natin ang Banal na Espiritu ang kumikilos sa likod ng mga tao na kinasangkapan para maisulat ang kabuuan ng banal na kasulatan. At hindi lamang po yun. Siya rin po ang kumilos upang sa ganoon kung ano ang nararapat na nandito sa 66 books na ito ay siyang nandiyan sa ating kapanahunan. It is by the Holy Spirit. Kaya nga po kung makikita ninyo na yung idinadagdag na Book of Apocrypha o Apocryphal Book ay talagang wala pong ka-inspire-inspire at ito ay para pong mga katang-isip na isinama rito sa Biblia. Doon ay makikita natin na sila ay walang kabuhay-buhay. Nais ko naman po ipakita kung ano ang responsibilidad natin sa bagay na ito na ginawa ng Banal na Espiritu, na niloob niya na nandito sa atin ang Biblia, ang mga salita nandito, siya po ang nagudyok, siya ang parang kumilos sa likod ng mga tao, siya rin po ang namagkaisa sa mga ito na nangangahulugan
na dapat nating paniwalaan, sampalatayanan, ito ay salita ng Diyos. Yan pong bagay na yan ay naririnig niyo sa akin. Kung meron po akong hindi pinapaniwalaan sa bahagi ng Biblia, ay hindi ko po ito pinapaniwalaan sa kabuuan. Na tila iniisip ko na mas magaling ako sa Diyos. No! Kaya yan ang lagi niyong naririnig sa akin, that I believe the entirety of the Bible. At ito ay walang error. Maingat lang ako sa mga interpretations sa ating kapanahunan, pero ako'y naniniwala, nandyan pa rin sa kabuuan ang pag-iingat ng Diyos. Kailangan lang maunawaan natin at malaman natin ang kabuuan nito. Nang sa gayon ay meron pong ipaalala at ituro sa atin ang banal na Espiritu. Pero hindi po sapat na ito ay pinapaniwalaan lang natin na ang kabuuan nito ay salita ng Diyos at ginawa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung wala rin lang tayong tugon na ito ay basahin at pag-aralan at bigyan ng panahon, ay baka ito ang nagsasabi na hindi pala tayo naniniwala na ito ay salita ng Diyos. At sila'y nandiyan dahil na rin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nawa ay maging mas malakas ang boses ng ating mga ginagawa kaysa sa ating mga sinasabi. May our actions speak louder than our words. Na nangangahulugan po na ginagawa nating saliksikin ang Biblia, binabasa at pinag-aaralan natin ito kaysa sinasabi lang natin na maganda, naniniwala tayo sa Biblia, na sa katotohanan ay kulang ang panahon na ibinibigay natin dito. Sasabihin ko po sa inyo ang totoo. Nakakita na ako ng maraming tao na nag-encourage at nagsasabi na ang Biblia ay totoo, naniniwala sa Biblia at nais nilang basahin ito ng tao, pero sila mismo ay hindi po ginagawa ang kanilang sinasabi. Kaya ako nga po sinabi na may our actions speak louder than our words. Pupunta po tayo sa ating pang-apat. He works in the regeneration of a person. Ito pong bagay na ito ay narinig na rin po natin na ang banal na Espiritu ay meron pong kagagawan sa ating kapanganakang muli. Simple lang po ang sinabi ng Panginoon, unless a man is born of water and spirit, he cannot see the kingdom of God. So, ang born again is born of water, that is water baptism, at yung spirit ay Holy Spirit po sapagkat yan ay capital letter. Sabi pa po ng verse 6, flesh give birth to flesh, but the spirit give birth to spirit. So yung ating pong kapanganakan sa Espiritu ay noong dumating sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos na tila binuhay yung ating Espiritu na patay dahil sa ating mga kasalanan at pagsuway. Yung pagkabuhay na yon ay yun na rin po yung ating kapanganakan espiritual. The Holy Spirit give birth to our spirit. Born not of man, but born of God. So naging anak tayo ng Diyos na ang may kagagawan ay ang banal na Espiritu. So basahin ko po ang sabi ng Tito 3:5. He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. So ang kaligtasan natin ay nung tayo ay sumampalataya sa anak ng Diyos, kinahabagan tayo ng Diyos, and then there was washing of rebirth, na yun po yung bautismo, makikita ninyo kung gaano kahalaga ang bautismo, and then the renewal of the Holy Spirit. So alam natin yung tinuturo ng TBTI tungkol sa born again. Yung apat na hakbang nito ay we must have to believe in the Lord Jesus Christ. And then we must have to repent from our sins towards God. And then we must have to be baptized with water. And then must have to receive the Holy Spirit of God. So yun po ang ating pananampalataya sa Ebanghelyo ay nagudyok sa atin para magsisi at magpabautismo at pagkatapos noon ay nilinis tayo, was through rebirth and then by the renewal of the Holy Spirit. Nang dumating ang banal na Espiritu sa taong ito ay nabuhay ang kanyang Espiritu.
And so he was born again. Marahil sa bagay na yan, hindi ko na kailangan sabihin sa inyo kung ano ang mga hakbang na importante na gawin natin. Nandoon na po sa ating mga sinasabi. Basahin ko pa po ang Roma 2:29. No, a person is a Jew who is one inwardly, and circumcision is circumcision of the heart by the Spirit, not by the written code. Such a person prays is not from the other people, but from God. Ang nais ko po makita natin dito ay yung misteryosong pagkilos ng Banal na Espiritu sa loob ng tao upang magkaroon ng pagbabago o buhay ang kanyang Espiritu. At yan po ang tinutukoy sa talatang ito. Ito na lamang po ang nais kong gawin ninyo. Ano po yung apat na hakbang para ang isang tao ay tunay na maborn again? Believe in the Lord Jesus Christ. Repent from their sins towards God the Father. Be baptized with water. And then receive the Holy Spirit. Muli ay nais kong i-check natin ating mga sarili kung nangyari ito sa atin. At baka naloko rin tayo nung mga katulad nung una, tanggapin mo si Jesus, born again ka na. Yun pala ay walang Espiritu ng Diyos na bumuhay sa ating mga Espiritu, kaya walang mangyayari talaga. It is purely emotional. At kung paano napakaraming relihiyosong tao sa mundong ito, wala silang patnubay ng Banal na Espiritu, wala silang udyok ng Banal na Espiritu, wala silang conviction ng Banal na Espiritu, at sila ay aasa na makarating sa langit. So kapag walang direksyon ng Banal na Espiritu, ang hirap kaya makita ng Christ-likeness na goal ng pagiging Kristiyano natin. At yung Christ-likeness na yan, mga kapatid, ay yan din ang dahilan kaya ibinigay sa atin ang Banal na Espiritu. Sapagkat hindi lamang po tayo na born again sa pamamagitan ng kagagawan ng Banal na Espiritu. Siya rin po ang tutulong sa atin para sa ating sanctification. At maliban na nasa atin ang Banal na Espiritu, hindi natin taglay ang kanyang mga biyaya para tayo ay makapagpursige sa tamang direksyon ng ating pananampalataya. Wala tayong asahang tulong para sa ating sarili maliban sa Banal na Espiritu na siyang nagkakaloob ng kanyang biyaya sa atin. Ulitin ko muli na nawa ay balikan ninyo yung the grace of God na siyang napakahalaga para malaman ninyo kung ano ba ang mga tulong na ibinibigay ng Banal na Espiritu sa atin. Hindi ko po kayang i-explain yan sa ngayon dahil yun po ay mahaba at kailangan maging malinaw sa atin. Mayroon po akong mga ilang talata na babasahin dito, mga kapatid, na tumutukoy tungkol sa trabaho ng Banal na Espiritu na tayo ay lilinisin sa lahat ng ating pagkakasala at tutulungan para sa ating kalinisan o pagiging banal, and of course ay pagkahubog sa wangis ng Panginoon sa Kristo. Roma 15:16, He gave me the priestly duty of proclaiming the gospel of God so that the Gentiles might become an offering acceptable to God, sanctified by the Holy Spirit. 1 Corinthians 6:11, And that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. 2 Thessalonians 2:13, But we ought always to thank God for you, brothers and sisters, loved by the Lord, because God chose you as first fruit to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. Sa sinasabing ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica ay makikita nyo na dapat ay napapakinggan natin ang katotohanan, naunawaan natin ito at isabuhay natin para sa kumpletong paglilinis ng Banal na Espiritu sa atin. Isa pa po, sa 1 Pedro 1:2, Who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood, grace and peace be yours in abundance. Muli natin makikita yung tatlo dyan na gumagawa, pero ang nais kong makita natin, mga kapatid, ay yung trabaho ng Banal na Espiritu na paglilinis sa atin, hindi lamang doon sa ating mga nakaraang kasalanan,
kundi dito sa buhay tungo sa kanyang walang hanggang kaharian. The Holy Spirit will help us. He is our helper. He is our sanctifier. And He is our guide towards eternal life. Ang pang-anim po natin ay works with the Father and the Son in the strengthening of the church. 1 Corinthians 12:4-6. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Dito ay makita natin na ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu muli ay nagtutulong-tulong sa ikatatatag ng Iglesia. Pero katulad ng sabi ko, the Holy Spirit is the provider of our need. And that is by the mind of the Father and by the sacrificial work of Christ which accesses us the grace of God. So makikita natin na ito ay divine works of the Holy Spirit na kung saan ay pare-pareho silang involved na tatlo para sa ikatatatag ng Iglesia. Ang Banal na Espiritu ang nagkakaloob sa ikatatatag natin, ang mga gift natin para sa ating magiging kasangkapan sa ikaluluwalhati ng Diyos, pag nalugod ang Diyos sa atin, patitibayin niya tayo. So everything has been provided for us. Pero tandaan natin ang isang katotohanan that it is the Holy Spirit who executes everything for our benefit. Hindi sa tinatasko ang Banal na Espiritu, mga kapatid. Pero ipinapakita ko sa inyo yung kanyang trabaho as a divine person. Na kung ano ang ginagawa ng Ama, ginagawa ng Anak, yun din po ang kanyang ginagawa. Isipin po natin ito. Tinawag ng Diyos ang kanyang Iglesia, Church of God. Naisip ba ninyo? Tinawag din itong Church of Christ. Naisip po ba ninyo yan? So kung siya tinawag na Church of God, Church of Christ, eh bakit hindi siya tinawag na Church of the Holy Spirit? Pero huwag kayong mag-alala sapagkat ang Iglesia ay templo ng Banal na Espiritu. Amen ba kayo? We are the temple of the Holy Spirit. Ilang beses po yan binanggit sa banal na kasulatan na tayo, ang ating katawan ay templo ng Banal na Espiritu. Pero karamihan po dyan ay yung kabuuan ng mga mananampalataya as the body of Christ and the temple of the Holy Spirit. So, the Church of God, the Church of Christ, the temple of the Holy Spirit. At kung mapapansin ninyo, hindi rin ito tinawag na templo ni Kristo. Templo ito ng Banal na Espiritu. Ngayon ay titignan natin kung ano ang responsibilidad natin kung tayo ay pinapatatag ng Banal na Espiritu. Nais ko po kayong tanungin ng ganito. Kung nais ninyong lumakas ang iyong physical na katawan, ano po inyong gagawin? Mag-exercise. O kaya ay gumalaw-galaw. O kaya ay magtrabaho. Kumain ng tama at magpahinga ng tama. Ano po ang ipinapakita ko sa inyo rito? Na yung responsibilidad na yon ay mahalagang gampanan natin kung gusto natin ang ating physical na katawan ay maging malakas. So kung nais natin maging malakas ang ating spiritual, sasabihin ba natin sa Panginoon, Lord, strengthen me, Lord, strengthen me, Lord, strengthen me. Mayroon pong itinuturo ang Biblia kung paano natin mapalakas ang ating mga spiritual na buhay na kailangan nating gampanan. At yun po ay mahalaga na ginagawa natin nang sa gayon tayo ay maging malakas sa spiritual na aspeto. Ipinapakita ko lang po sa inyo ang katotohanan that we have a responsibility, there is a help for us. Pero ganyan po gumawa ang Diyos sabagat nais niyang makita ang ating mga pananampalataya. Nais ko lang pong idagdag itong ikalawang Pedro 1:3-4. His divine power has given us everything we need. So makita po ninyo yung sinabing divine power. And that is the power of the Holy Spirit to give and provide everything for us. Ulitin ko po, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through this, He has given us His very great and precious promises so that through them you may
participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Ako'y naniniwala na ang tinutukoy dito na provider sa atin, of course, ang Diyos, pero ang executioner ay ang banal na Espiritu. At dito ipinapakita niya sa atin na pre-provide lahat ng Diyos para sa atin. There's nothing, there's no one who could help us para tayo ay makarating sa kanyang kaharian, kundi ang Diyos. Pero ulitin ko po, that it is the Holy Spirit that executes everything for our benefit. Pero kung papansinin po ninyo, na ang pinoprovide po ng Banal na Espiritu ay para sa maka-Diyos na pamumuhay. Bibigyan niya tayo ng kaunawaan, tutulungan niya tayo sa bagay na yon, at sa ganoon ay unti-unti magkaroon tayo ng maka-Diyos na kalikasan. Divine nature po ang sinasabi niya rito. Madidetect po natin ang bagay na yan kapag ka mangyari sa atin yung sinabi niya, having escaped the corruption of the world caused by evil desires. At yan ay nakikita ko yung ating responsibilidad. If the Holy Spirit have provided everything for us para sa makalangit na pamumuhay, ay dapat ay unti-unti rin tayong nakakawala sa mga masamang pagnanasa o mga bagay sa mundong ito. Sa kabuuan po nito, mga kapatid, ay makikita nyo, it is the Holy Spirit who will preserve His people. He has sealed us unto the day of redemption. Yan po nagpapakita na pag-aari tayo ng Diyos. Ang kailangan lang natin ay mamuhay ng may pananampalataya, may pagsunod. Gagawin natin po ano ang sinasabi ng Diyos para sa atin, at ang Banal na Espiritu ay hindi siya makakalimot o hindi niya kaliligtaan ang kanyang mga dapat gawin para sa atin. Sa pagkakataon ito ay nais kong makita niyo ang katotohanan ito. God has provided everything we need in life for our godly life. There is the Holy Spirit who will help us in everything. Ang mahalaga lang dito, mga kapatid, ay kilalanin natin ang ating mga kakulangan, buong pusong magpakumbaba na hindi natin kaya ang ating mga sarili, alamin ang mga provisions para sa atin ng Banal na Espiritu, at patuloy na lumakad ng may pananampalataya. He is a divine who can help us in everything. Dito sa mga ginawa niya ito ay pinakita niya na sapat ang kanyang tulong para sa atin. At yan ang trabaho ng Banal na Espiritu. Magandang araw po. Ang biyaya niya ay sumaatin. God bless po sa ating lahat.